Maligayang pagdating sa Tagalog Flix Recaps, ngayon ako ipapaliwanag ang movie, The Real Evidence, Laptop. Inilabas sa taong 2014. Nagsisimula ang pelikula sa isang opisina kung saan maraming empleyado ang abala sa kani-kanilang mga gawain. Ang ilan ay nagsusulat sa papel habang ang iba nagtatrabaho sa kanilang mga laptop. Isang lalaki na may salamin din ang gumagawa sa kanyang laptop nang biglang may nakita siyang kakaiba sa pader. Palagi niyang inobserbahan ang pader at ang laptop na nakita niya. Nagtaka siya dahil ang cursor ng mouse sa laptop niya ay makikita din sa pader. Ang lalaki ay hindi naniniwala sa kanyang nakita nang ang cursor ay sumabay sa paggalaw gamit ng touchpad. Nang makita niya ito, siya ay natuwa at nasasabik sa kanyang natuklasan. Pagkatapos, nagtingin-tingin siya sa paligid para tingnan kung meron din nakikita sa paggalaw nito. Ang lalaki ay nakaisip ng isang ideya upang subukan kung ang cursor ay may epekto sa pisikal na kilos. Hinay-hinay itong pinababa mula sa dingding gamit ang paggalaw sa touchpad. Tapos tinuro niya sa cup na nasa table niya at i-click ito. Habang ginagawa niya ito, nahulog ang cup at natapon ang tsaa sa mesa. Napansin ito ng kanyang mga katrabaho. Habang nakatingin ang mga ito sa kanya, humingi siya ng tawad at kumilos parang naglilinis ng mesa. Matapos ang matagumpay na pagsubok na ito sa cup, siya ay naging masaya. Nagtingin-tingin ito sa paligid at naghanap ng ibang bagay na mag-eksperimento sa cursor. Napansin niya ang isang sulat sa kanyang mesa at ni-hover niya ito. Habang ni-hover niya ito sa sulat, ang cursor ay nagbago pagdating sa text. Ang sulat ay tungkol sa parusa sa pagiging huli sa trabaho. Ang lalaki ay nag-click sa cursor at pinalitan ang pangungusap. Sinusulat niya na ang kanyang amo ay isang haltak at nag-demand ng dagdag sahod. Pagkatapos niyang gawin ito, kinuha niya ang sulat at nagsimulang tumawa. Habang naririnig ang kanyang pagtawa, naisip niyang nakakaabala ito sa kanyang mga katrabaho. Pagkatapos ay tiningnan niya muli ang sulat at ngumiti. Kasunod ng kanyang mga eksperimento sa silid, lumabas siya kasama ang kanyang laptop. Habang naglalakad siya sa hallway, nakita niya ang isang magandang babae na nagtatrabaho katabi sa kanilang silid. Umupo siya sa harap ng kwarto na kung saan pwede niyang makita ang babae. Nagkunwaring gumagawa siya ng trabaho pero nagsimulang sumisilip sa babae ng palihim. Dahan-dahang ginalaw ng lalaki ang cursor mula sa laptop, pababa sa mesa patungo sa silid. Habang ginagalaw niya ang cursor paakyat sa mesa, lumingon ang babae sa mga papeles at ang lalaki nakakita ng tiyempo na makasilip sa palda. Tinuro niya ang cursor sa loob ng palda at pinindot ang touchpad. Nakaramdam siya ng kung ano sa ibaba at huminga ng dahan-dahan. Sinimula ng lalaki na kuskusin ang touchpad at sumilip para makita ang reaksyon nito. Ang babae ay nagsimulang huminga ng mabigat at nawala ng kontrol sa kanyang katawan. Nagsimula siyang umungol pagkatapos makaramdam ng labis na erotiko habang binibilisan ng lalaki ang kanyang pagkuskos sa touchpad. Mabilis itong nagtungo sa banyo habang ang lalaki nakangiti. Pagkatapos ng kanyang mga kalokohan, lumabas ito patungo sa kanyang kaibigan na may kausap na dalawang babae. Pumunta sila sa rooftop at nag-demonstrate ang lalaki kung ano ang natuklasan niya sa pamamagitan ng pag-edit sa board. Isinulat niya na Northern Credit Bank are noobs, payaso, at bastardo. Ang kaibigan ay nabigla at hiniling sa kanya na gumawa ng isang bagay sa nakaparadang kotse. Binuksan ng lalaki ang Photoshop at nagsimulang e-edit ang sasakyan hanggang sa lumiit ito at naging laruan. Ang kaibigan ay sobrang nasabik at sinabi sa kanya na hindi siya makapaniwala sa kanyang natuklasan. Idinagdag pa niya na nagbibigay ito sa kanila ng walang limitasyon at magagawa nila ang anumang bagay dito. Habang patuloy sa pagsasalita ang kaibigan niya, ang lalaki kinokopya ang dingding ng isang bahay at isinara ang isang bintana. Nang makita ito, ipinaliwanag ng kaibigan na kung makakuha sila ng anumang application at gawin ito para gumagana sa totoong mundo, kaya nila gawin ang lahat. Sa puntong ito, nagsimulang hindi mapakali ang lalaki sa kanyang kaibigan. Ibinahagi ng kaibigan na maaari silang pumunta sa isang bangko at mag-blackmail ng manager para bigyan sila ng pera, na may banta na sirain ang gusali. Idinagdag pa niya na pagkatapos makuha ang pera ay sisirain pa rin nila ang gusali para walang mag-witness kung sinong may gawa nito. Pagkarinig sa kanya, napatingin ang lalaki sa kanyang mukha na nagpapahiwatig na hindi niya kaya ang ideya ng kanyang kaibigan. Sa ibaba, bumalik ang may-ari ng sasakyan at hindi mahanap ang kanyang kotse. Pagtingin nito sa ibaba, siya ay nabigla nang makita ang isang maliit na laruan, nakatulad ng kanyang kotse sa lugar kung saan siya nakaparada. Samantala, ang kaibigan ay nagiging mas ambisyoso, na kaya nilang gawin ang lahat at walang makakapigil sa kanila. Ibinahagi niya na maaari nilang makuha ang lahat, at lahat ng mga kriminal politiko at pulis susundin ang kanilang mga utos. Nagsimula na ngayong matakot ang lalaki at tumingin sa laptop. Nag-click siya sa isang icon at pinili e-quadro ang katawan ng kaibigan.
Hindi na malayan ito ng kanyang kaibigan at paulit-ulit na nagsabi na kung atakihin sila ay buburahin nila ito para malutas ang problema. Ang baliw na kaibigan ay nagsasalita pa na burahin ang isang army sa pamamagitan ng dilit. Ang lalaki ay nabigla habang ang kanyang kaibigan parang bomba na nagde-demonstrate tungkol sa pagdilit ng army. Habang ang kaibigan ay nakaharap sa lalaki at itinataas ang kanyang kamay para magsalita, pinindot niya ang Control X sa keyboard, na naguutos na putulin ang napiling bagay. Habang ginagawa niya iyon, humiwalay ang kamay ng kaibigan at nawawala ang katawan nito. Ang lalaki ay natakot sa nakita at hindi ito nakakurap habang nasa taas ang kanyang kamay. Ang naputol na kamay ay bumagsak sa ibabaw ng isang kotse at umaagos ang dugo nito sa lupa. Habang ang kamay ay nakahandusay, ang sasakyan naman ay nagsimulang mag-alarm. Agad naman na nagkukumpulan ang mga tao sa paligid ng sasakyan at nagsimulang magpanik nang makita ang kamay at dugo. Sumigaw sila para tumawag ng pulis at ambulansya habang nakatingin sa baba ang lalaki. Biglang tumingin sa kanya ang mga tao at sinabi sa kanya na malaki ang kasalanan nito sa nagawa. Nagsimulang magpanik ang lalaki. Hawak ang laptop niya at nagbukas ng application. Pagkatapos ay ang lalaki tumingin sa baba at pinipili ang buong lugar, kabilang ang mga tao at ang sasakyan. Habang sinisigawan siya ng mga tao, pinindot niya ang cut command, at ang mga tao, kotse, kamay, at dugo ay nawala agad ito. Hinanap ng lalaki ang mga ito at nagulat sa mga nangyari. Pagkatapos nito, ang lalaki ay nagsimulang tumakas sa kalsada palayo. Nasa gilid niya ang bag, habang hawak pa rin ito ang kanyang laptop. Habang naglalakad, mukhang nagmamadali siya at pabalik-balik na lumingon. Maya-maya, may dumating na sasakyan mula sa kabilang direksyon. Pumara ang lalaki para itigil ang sasakyang parating. Sinabi niya sa driver na gusto niyang puntahan ang Kremlin nang may pagmamadali. Tinanggihan siya ng driver at sinabihan na grabe ang traffic doon at maiipit sila sa mahabang oras. Nakiusap ang lalaki sa driver at bigyan ito ng pera, ngunit humingi ito ng tawad at nagpatuloy sa takbo. Habang tumatakbo ang kotse, sinubukan ng lalaki na buksan ang laptop niya. Sa huling eksena, patuloy na naglalakad ang lalaki at nakatingin sa isang malaking gusali. Natuklasan niya ang isang malaking cursor ang umaaligid sa pader ng gusali. Siya ay natakot at tumingin sa paligid pero wala itong nahanap. Habang sinusubukan niyang lumakad, nakita niya ang cursor palaso sa daan na nakaturo sa kanya. Habang dahan-dahan siyang umaatras, ang cursor gumagalaw patungo sa kanya at tinakpan siya ng buo. Habang nakatingin siya sa langit, nag-click ang cursor at siya'y napiga sa lupa, at ang dugo ay tumalsik sa paligid. Ito ay nagpapahiwatig na may ibang tao na nagtataglay ng parehong kapangyarihan din. Sana nagustuhan nyo ito, mag-subscribe para sa higit pang nilalaman tulad nito at pindutin ang like button para matulungan din kami. E papalabas ko din ang gustong magpa-shoutout sa susunod na upload. Hanggang sa susunod, ingat po!